Mapagpalang araw po mga kaibigan at mga kapatid, patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon ang siyang maranasan nating lahat. Sa ating pong patuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita, sa Matthew chapter 7 verse 12, na kung tawagin nila ito ay the golden rule, na kung saan isang turo ng ating Panginoon na may kinalaman pa rin doon sa ating topic na pakikipagkapwa o yung ating social life. Ganito po ang sinasabi noong talata. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ito po ay familiar na naririnig na natin na ang sinasabi diyan, gawin natin sa ating kapwa ang gusto nating gawin nila sa atin. Sa English, ganito po ang kanyang pagkakasalin. Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. At kung ating pong papansinin ito, ito yung napakagandang batas na hindi mo gagawin sa ating kapwa yung mga bagay na ayaw nating gawin nila sa atin. Ang palagi nating gustong gawin nila sa atin ay pawang kabutihan, kaya nga, dapat tayong gumawa ng kabutihan. Kasi kung ating titignan ang talatang ito, tayo ang dapat mauna. Tayo, ako, ang dapat na mauna na gumawa ng kabutihan dahil ito rin naman yung gusto kong gawin nila sa akin. At the same time, ayaw nating gawan tayo ng masama, kaya hindi tayo dapat gumawa ng masama laban sa ating kapwa. Alam po ba nyo kung ito ang batas na paiiralin? Napakaganda. At ito nga ang katuruan ng ating Panginoong Hesus. Sa pagpapatuloy ng ating pong pagtalakay, how to develop relationship, ito yung ating social life. Nung nakaraan, natalakay po natin yung salitang be loving. At ngayon naman, sa pagpapatuloy, yung pangalawang point na ating titignan, be understanding. Ano nga ba ang ibig sabihin na tayo ay magiging maunawain? Kasi ang gusto natin, inuunawa tayo. Pero ang isang napakaganda sa ating pakikipagkapwa na tayo rin mismo ang matutong umunawa sa iba. Ipinapakita ngayon dito, ano nga ba ang pangunawa o be understanding? Tingnan po natin ito sa ating pong pag-aaral. Ang unang point natin, by considering others' feelings. Na kung saan yung pagmamalasakit natin, kinukonsider natin yung kapakanan, yung pakiramdam ng iba. Hindi lamang yung palagi kong pakiramdam, ngunit iniisip din natin yung kapakanan o yung pakiramdam ng iba. Kung sila ba ay pwedeng masaktan o hindi. Minsan ang iniisip lang natin yung sarili nating damdamin. O kaya naman, hindi natin ikinukonsider yung damdamin ng iba, dibali nang masaktan sila, basta't masabi natin yung gusto lang nating sabihin. O kaya naman, dibaling masaktan sila, basta't magawa lang natin yung gusto nating gawin. Na hindi na natin ikinukonsider yung kanilang damdamin na pwede silang masaktan. Kaya nga, kung mayroon tayong masasagasaan and then tayo ay matutong umunawa, katulad na rin ng sinasabi ng talatang ito na ating babasahin sa Philippians chapter 2 verse 3 at 4. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Kumbaga, hindi lamang ito yung maging tanyag o maging sikat o maging mayabang tayo. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Kaya nga makikita natin na ikukonsider natin sila ng higit pa nga sa ating mga sarili. Ito po yung sinasabi ng talata. Verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Ito yung ini-highlight kong salita dyan na naka-underline, yung salitang pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Kumbaga, isipin natin ang kanilang benefits o yung kanilang kabutihan at hindi lamang ang inyong sarili. Kasi ang palagi nating talagang iniisip, kaya nga ang tao ay selfish. Yung palaging sarili, ako. Madalas ganun naman talaga ang tao dahil sa ating kayabangan. Ipinapakita ngayon dito na i-consider natin yung kapakanan ng iba at hindi lamang yung ating sarili. Hindi po ba't napakaganda
na tayo ay magiging mapangunawa sa pamamagitan ng pagmamalasakit natin sa kapakanan din naman ng iba at hindi lamang po yung sa sarili nating damdamin. Kung tayo ay nasasaktan, tiyak, sila rin po ay may damdaming nasasaktan. Kung ayaw nating masaktan, and then i-consider din natin yung kanilang kapakanan. Ito man ay sa pagsasalita, ito man ay sa ating mga kilos o sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya nga sabi niya dito sa verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ito yung example ng ating Panginoon, na mismo ang ating Panginoon, isinaalang-alang niya ang ating mga kapakanan. Ito po yung una, by considering others' feelings. Yung pangalawang paraan para tayo ay magiging yung salitang understanding, by forgiving others' mistakes. Ito po ay pagpapatawad. Napakagandang salita. Ang sabi po nung talata sa Colossians 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ano yung batayan ng pagpapatawad? Una, ito ay utos. Pangalawa, makikita rin natin kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon, ay ito rin naman yung pagpapatawad natin sa isa't isa. Kaya nga, ang palaging tanong, mahirap o mahirap ba talagang magpatawad? Parang wala kang choice, no? Talagang hindi madali minsan ang pagpapatawad. Mahirap, sabihin natin ganoon. Pero isipin daw natin kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon sa napakarami nating mga pagkukulang at sa paulit-ulit nating mga pagkakamali. Hindi ba't ganoon naman talaga tayo? Marami tayong katigasan ng ulo, marami tayong makulit na mga pag-uugali na paulit-ulit, di ba? Kaya nga, pinapatawad tayo ng Panginoon. And then, naranasan natin yung pagpapatawad na iyon. At ang sinasabi niya ngayon dito, magpatawad tayo sa iba. Kaya nga, kung ating titignan yung salitang magpasensya, kasi talagang mahirap sa ating pakikipagkapwa, talagang magbabaon tayo ng maraming pagpapasensya, katulad na rin ng sinasabi nung talata. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng ugali. Mayroon talagang makukulit. Kaya nga, yung salitang magpasensya, hindi mo naman i-a-apply yung salitang magpasensya kung lahat ay mabait, kung lahat ay okay, pero talagang mayroong iba't ibang mga ugali na kailangan talaga nating pagpasensyahan. Kaya nga, kung mayroon tayong hinanakit, ano ba yung hinanakit? Ito yung mga sama ng loob o yung mga hurt sa ating mga buhay o sa ating mga kalooban na matagal na tayong hindi pinapatulog, matagal na tayong bigat na bigat, ang isang susing salita, katulad ng sinasabi ngayon dito, ay yung pagpapatawad. Dahil sa pagpapatawad, tayo ay nagre-release o kaya gumagaang at lumalaya ang ating mga kalooban. Pero habang ito ay dala-dala natin, yung bigat ay nasa sarili pa rin natin. Kaya nga, napakaganda ng utos ng ating Panginoon, pagpapatawad. Bagamat talagang mahirap, pero ito yung tama na dapat po nating gawin din naman. Ang sabi nga doon sa Matthew chapter 6 verse 12, ito yung part ng prayer na itinuro ni Jesus sa kanyang mga disciples. Familiar tayo sa prayer na ito. And forgive us our sins just as we have forgiven those who have sinned against us. At patawarin niyo po kami tulad ng pagpapatawad din namin sa mga nagkakasala sa amin. Ito po yung pangalawang point ng ating pong pag-aaral na by forgiving others' mistake. Tiyak, kailangan din natin ng pagpapatawad ng Panginoon kung bakit kailangan din tayong magpatawad sa iba. Ito po yung sinasabi ng kanyang salita. Punta po tayo sa pangatlo. Ang sabi po rito, by sympathizing to their situations. Sa Romans chapter 12 verse 15, ang sinasabi po nung verse ay ganito, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Sa buhay natin ay mayroong dalawang major na sitwasyon. Kumbaga sa gulong, minsan nasa taas at minsan ay nasa ibaba. Ito yung ikot ng buhay natin. Minsan masaya, minsan ay malungkot. Eh lahat naman ay dumarating sa ganung sitwasyon ng ating buhay. Kung ating papansinin, ang sinasabi niya dito, makigalak. Kanino? Sa mga nagagalak. Kumbaga maki-celebrate tayo sa mga nagdiriwang. At the same time, makitangis tayo sa mga nalulungkot
o kaya naman makiramay tayo doon sa mga nalulumbay. Sa English, ganito po yung pagkakasabi ng verse, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Mga kapatid, huwag nating baliktarin. Minsan tayo ay nakikigalak sa mga nalulungkot. Hindi. Halimbawa, may nangyaring masama katulad ng karamdaman. Huwag naman sana. Saka tayo nagiging masaya. Hindi po ba't mayroong something wrong? O kaya naman yung tayo ay malungkot sa kabila ng kanilang pagdiriwang. Halimbawa, sila ay nagse-celebrate dahil sila ay nakapasa. O kaya naman nagdiwang ng golden anniversary. O kaya naman mayroong natanggap o nanalo sa isang paligsahan. Masayang-masaya sila pero tayo ay malungkot. There's something wrong, sabi nga nila. Kaya nga kung ating titignan, huwag nating baliktarin yung sitwasyong iyan. Dahil kung tayo ay masaya sa kabila ng kanilang kabiguan, eh natutuwa tayo sa kanilang malungkot na kalalagayan. O kaya naman, tayo ay malungkot sa kanilang pagdiriwang, naiinggit naman tayo sa kanilang mga nakakamit sa buhay. Kaya nga makikita natin, dumarating talaga yung sitwasyon ng buhay ng kagalakan at yung kalungkutan. Kaya nga makigalak tayo sa mga nagagalak, kung mayroong celebration, kung mayroong birthday at kung anumang mga pagdiriwang, makigalak tayo. At the same time, naroroon din naman yung ating pakikiramay o yung ating pagtangis katulad ng sinasabi diyan doon sa mga sitwasyon na malulungkot sa ating kapwa. Ito yung sympathizing to their situations. Sa ating sitwasyon ay marunong tayong makibagay o makihalubilo sa kanila. At napakaganda, no? The understanding. At yung number 4, at ito po yung panghuli, ang sinasabi dyan, by listening to their stories. May mga kwento sila sa buhay. At ang kailangan lang nila, yung ating pakikinig. Pakikinig. Alam po ba nyo, yung pakikinig na yan ay napakahalagang aspeto sa ating buhay. Ang sinasabi sa James chapter 1 verse 19 o sa Tagalog ay Santiago, tandaan nyo ito mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. Yung maging handa sa pakikinig. Sa isang salin ng Tagalog Bible, ang ginamit na term dyan ay maging alisto. Kumbaga, handa tayong makinig o mabilis tayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Minsan kasi baligtad, no? Ayaw nating makinig o kaya naman mabilis tayong magsalita. Pero sa pagsasalita, yung salitang dahan-dahan, hindi ito yung mabagal, ngunit ito yung matuto tayong magsalita ng maayos o tama sa tamang timing o panahon nito. Pero ang point natin ngayon, yung by listening, yung matuto tayong makinig. Minsan kasi, ang gusto lang natin, tayo yung pinakikinggan, pero ayaw naman nating makinig sa kanila. Alam po ba nyo, ang isa sa mga kailangan ng tao ngayon, na hinahanap ng mga tao ngayon, yung mga taong handang makinig sa kanilang mga buhay. Meron akong isang seminar na naatinan patungkol sa counseling. Counseling, ito yung kailangan ng napakarami, maging sa panahon ng pandemic, kahit wala pa yung pandemic, at dumating itong pandemic, talagang ang isa sa mga, kasi ang tao ay nalulungkot, dumaraan sa maraming depression, anxiety, o maraming mga mental issues sa bawat isa, na kung saan talagang hindi naiiwasan sa mga problema na pinagdaraanan. Pero ang isa sa mga susi ng counseling ay yung listening, yung pakikinig. Alam po ba nyo, napakalaking bagay daw iyon. Na kung naibuhos na daw nung kliyente o nung isang pasyente yung kanyang saluubin, kapag nasabi na pala niya yung kanyang damdamin, gumagaang. At ang kailangan lang pala niya ay mayroong taong makikinig sa kanyang kwento o sa kanyang buhay. Ipinapakita ngayon dito yung katotohanan by listening to others. Ipinapahayag ngayon dito na kung meron mang taong lumapit sa atin, minsan hindi naman talaga kailangan ng anumang bagay, kundi yung ating tenga na makinig sa kanilang mga sasabihin. At alam po ba nyo, malaking bagay na tayo po ay magiging pagpapala sa kanilang mga buhay. Kaya nga kung titingnan natin ito sa English translation, understand this, my dear brothers and sisters, you must all be quick to listen. Yung salitang quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Ipinapahayag ngayon dito mga kapatid, by listening. Na sa pamamagitan noon, ay tayo po ay nagiging
understanding o kaya natututunan nating umunawa. Kasi ang tendency, tayo yung salita ng salita na kung saan nasermonan pa natin yung taong kinakausap natin. Sana natutunan natin ito sa apat na aspeto ng ating pakikipagkapwa. Hindi po ba't napakahalaga na sa araw-araw ng ating buhay tayo ay involved sa mga bagay na ito? Yung apat na bagay, by considering others' feelings, by forgiving others' mistakes, by sympathizing to their situations, at yung pang-apat sa ating pong pag-aaral ngayon, by listening to their stories. Tayo po ay magwawakas sa panalangin. Ama naming Diyos, salamat po dahil tinuturuan niyo nga po kami ng pakikipagkapwa. Salamat dahil kayo nga po ang Diyos na umabot sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po sa inyong malawak na pangunawa sa aming mga buhay sa kabila ng aming mga pagkukulang at mga kasalanan. Salamat po dahil pwede rin nga po namin itong matutunan dahil ito rin po, Panginoon, ay aming naranasan mula sa inyo. Pagpalain nyo nga po ang aking mga kapatid, mga kaibigan, patuloy nga po kaming mas lalong lumawak pa sa amin nga pong pagkakilala sa inyo at maging sa aming pakikipagkapwa. Salamat po, Panginoon. Ito nga po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you all po.